as we continue our review of the classics, yung mga paborito nating storya sa Bible, we review so that the meanings might not be lost on us at makakita tayo ng mga bagong meaning. We're going to review a very, very beautiful story from the New Testament. Ang pamagat po natin, The Touch That Heals. The Touch That Heals. Dear Lord, we thank you for your wonderful touch in our lives. We thank you, Father, for your goodness, for your mercy, for your kindness. May you touch us specially today, O Lord. Touch our hearts, touch our spirit. At sa aming papatuloy ng pagsamba sa iyo, Panginoon, nawa, may you sit on your throne of power and glory and preside over this activity. Accept the worship of your people. Dispense blessings to us. Teach us. Lead us. Touch us. We praise you. We thank you. We ask you to be with us, Father, in Jesus' mighty name. The touch that heals. Ito pong context ng storya, the Lord was surrounded by so many people and He was on His way to heal a very sick girl, or in fact, to raise her from the dead because she has already died. And then a very, very interesting woman approached the Lord. The story is not new to many of us. And our prayer is that the new meanings might be revealed to us. Luke chapter 8, verses 43 to 48. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him, meaning the Lord, and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me. I know that power has gone out from me." Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." At napagpalain tayo ng Panginoon sa pagre-review ng mga classics na ito. So who and what are the elements of this beautiful story? First of all, there was a woman. A woman was there. A unique kind of woman, because this woman had been bleeding for 12 years. 12 taon na siyang binudugo. Probably not continuous bleeding, but a prolonged menstrual disorder. 12 taon. At alam po natin yung hirap ng mga kababaihan when they go through their monthly periods. But not only that, it was not only a physical difficulty, it was not only an expensive situation to attend to, but it was also a spiritual handicap. Because most women were considered unclean during their menstrual period. And if it was extended for 12 years, that means she could not go to temple activities, she could not go to religious activities, because she was considered unclean. Leviticus 15:25 gives us a glimpse into that kind of situation. Leviticus 15:25. When a woman has a discharge of blood for many days at a time, other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. So nakita po natin yung situation ng babaeng ito. She's almost becoming like a social outcast because she has been bleeding. And of course, it is something she didn't want, but it was there. What made things worse during those days? Pag may sakit ka, ang tingin pa ng mga tao sa'yo, siguro may kasalanan ka, no? Ganon. Kaya ka ganyan, may kasalanan ka siguro. Katulad ng mga kaibigan ni Job na sinisipa siya sa kanyang mga disaster na nangyari. Sabi niya, siguro may kasalanan ka, alangan mamangyari sa'yo yan kung hindi ka makasalanan. So nadadagdagan yung burden ng taong may sakit. Nababawasan tuloy yung simpati ng mga tao sa'yo dahil iniisip, buti nga sa'yo, dapat lang. At yung mga iba naman, judge ka pa. So it was a very difficult situation. And to top it all, no one could heal her. So it is implied that she has been to many, many doctors and many, many people who were trying to offer help, but no one could heal her. She was almost like a hopeless case. She must have been suffering and desperate, nearly hopeless, bleeding. Then, she heard of Jesus Christ.
Halos ginawa na niya ang Panginoon na last resort. Kasi wala na siyang makapagpagaling sa kanya. Napuntahan na niya lahat. Di rin nag-click. So, one day, when the Lord was there in the vicinity, or she probably went to look for Him, we are not told if she lives in that vicinity, but there were lots of people who were milling around the Lord. Ang dami-daming tao. Kinakaguluhan siya. Halos nga, mapisa na ang Panginoon sa dami ng tao nagkakagulo. She secretly touched the edge of Jesus' cloak. Pumuwesto siya sa likod na hindi siya masyadong halata. At anong ginawa niya? Hinipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. At least, hindi naman dito sa may collar, hindi naman sa may mangga. Sa likod, sa may dulo pa, para hindi halata. She secretly touched Jesus' cloak. And she got healed instantly. Pagkahawak niya sa laylayan ng baro ng Panginoon, bigla siyang gumaling. The woman's touch of faith connected her to the healer. It was not just any touch, it was a touch of faith. Merong faith. Bakit yon? Kasi ang daming tao, bakit wala namang ibang gumaling? Siya lang. Sandamantala, ang dami-daming nakakahipo doon sa Panginoon dahil halos nga mapisa na Lord. He was almost crushed by the crowds. But he was the only one who was reported by the scriptures to have been healed. Apparently, he was the only one who had faith. Faith that accompanied the touch. Without faith, it is impossible to please God. And with faith, nothing is impossible. Kaya nga nung may humihingi sa Lord ng pang-miracle, sabi niya, Lord, if you can heal us. Ang sabi ni Lord sa Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. So ito yung situation ng babae. What about the main character here, the Lord? What do we see the Lord doing? The Lord was busy. He was there, moving away from the crowd to heal a very sick girl. In fact, the girl would die, and the Lord would raise her from the dead. What do we know about the Lord? The Lord was available. In fact, he was going to somebody else's house, to the house of Jairus, to heal the daughter. The Lord was reachable and touchable. And the Lord was touched by the woman through his cloak. You know, our clothes are extensions of our skin. So, nagiging symbolic when you touch the clothes, you touch the person. Sometimes the house becomes your symbol, becomes the extension of your skin, so that when you assault a house or a fence, you assault the person. So, yun yung mga shell natin, mga iba-ibang layers. And the Lord had a very interesting response. He asked, who touched me? Who touched me? What a question. Eh, ang dami-daming tao. Then another element of this beautiful story were the crowds. Maraming tao, nakakagulo. But the crowds were unaware of the miracle. Merong babaeng humipo sa laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya bigla, but nobody knew about it. The crowds were unaware of the miracle. And when the Lord asked, who touched me? The crowds denied touching Jesus. They denied. Nobody admitted. Either they were liars on the physical sense, because physically they were touching Him. Sabi sa Luke 8:42, as Jesus was on His way, the crowds almost crushed Him. Halos siya napipi. Dahil ang mga tao sobra siyang hinipo, pinagkaguluhan. Tapos, everybody denied. Sabi ni Lord, who touched me? Not me, not me. Then who? Not me. Wala, walang hinipo. So they were at least liars on the physical sense. Or they were clueless on the spiritual sense. Because they were not aware that there was such a thing as a spiritual touch. In fact, that was the Lord was asking about. Yun ang tinatanong niya, sino humupo sa akin ng may pananampalataya? Hindi naman niya tinatanong, sino humupo sa akin physically? Kasi ang dami. Who touched me spiritually? And Peter, another element of the story, responded to Jesus' question. By stating a fact. Sabi, sir, ang dami hong tao. Ibig sabihin, ano ba naman klaseng tanong yan? Tatanong niyo kasi lungwi po sa inyo, nakakagulo ng mga tao dito. Talagang matao. Kaya, katakataka ba yun na kayo ay nahipo ng mga tao? Then going back to the Lord declared, someone touched me. Inulit niya. Merong humipo sa akin. Sabi niya, power has gone out from me. In ang second declaration. Naramdaman ni Lord may lumabas na kapangyarihan.
Hindi naman yung nasipsip lahat ng kapangyarihan niya na nawala na siya ng kapangyarihan. Pero sabi niya, sino humipo sa akin? Ang dami hong tao eh. Tapos sabi niya, hindi kami. May humipo sa akin, naramdaman ko, lumabas ang kapangyarihan mula sa akin. So the Lord was walking power. What we don't know was that if the Lord gave a conscious permission for that power to come out of him, or anybody who has faith may touch him and the power automatically moves. We don't know. Sabi niya, lumabas ang kapangyarihan. Alam ko, may humipo sa akin. It's an interesting story. And then of course, going back to the woman, this woman who was healed realized something. She realized that she could not have a secret withdrawal. Nag-withdraw siya, nagsikreto. No? So she came trembling. Dahil nung tinanong ni Lord, sino humipo sa akin? Babae. Ako yun. Alam niya. Siguro patakbo na siya paalis. Nadinig niya yung tanong. Nag-freeze siya. Ako yun. Nagkakaintindihan sila. Although sa hindi niya siguro inisip na, marami naman siguro itong mapagkakamalan. Kasi alam niyang may nangyari rin sa kanya eh. Ikaw ba naman ang taong may sakit? Biglang naramdaman mong gumaling ka. Paano hindi mo malalaman na yung paghipo mo na yun ang may kinalaman? So, she came trembling. And what else did she do? She fell at Jesus' feet. She explained her cause. Eh kasi naman ho, dinudugo ako 12 years na, kaya lumapit na ako sa inyo dahil nalapitan ko na lahat, hindi naman ako gumagaling, ay hindi po ko ang dami nyo, teka gumaling ako. So she declared her being healed instantly. Itong babaeng to medyo kakaiba, she tried to be a secret recipient of blessing. Samantalang yung iba, gumaling lang halimbawang eksema, testimony na left and right. Nga sa TV na, nasa radyo, testify here and there. Siya gumaling sa pagdugo ng 12 years, aalis na lang secretly. She tried to be a secret recipient, but she was corrected by the Lord. Itinuwid. Ayaw pala ni Lord ng ganun, ng mga undercover believers. Ayaw pala niya ng mga secret believers and recipients of blessings. So what do we see here? Recipients of grace should acknowledge it. Recipients of grace should tell people about it. Because it can encourage people. And also, it may help people find the cure for their own illnesses. Yung ang demoniac, yung taong possessed by a legion of demons, nung pinagaling ni Lord, sabi ni Lord sa Matthew 5:19, Jesus did not let him, kasi sumasama sa kanya, sasama na po ako sa inyo habang buhay, susunod na lang ako. Sabi ni Lord, no. Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how much He has had mercy on you. Sabihin mo sa kanila, dahil baka ganyan din ang sakit nila nang gumaling din sila. Kailangan, pag nakakita po tayo ng blessing, i-share natin. Makakita lang nga kayo ng mga sale. Diba? Hindi kayo mapakali sa tubig yung lahat ng mga kaibigan nyo kung saan may sale. No, kung saan mura ang ganito, mura ang ganyan. Tapos nakakita ka ng healing, nakakita ka ng work ni Lord, eh, sasolohin mo. Dapat sinasabi sa ating kapwa. Going back to the Lord, because this woman already publicly declared her faith and publicly gave him the glory, the Lord affirmed the woman's faith and also the woman's healing. Sabi niya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. It's the most interesting comment. Kasi healed na naman talaga yung babae. Bakit sinabi pa niya, daughter, your faith has healed you. It's a very loaded sentence. Kasi pwedeng ibig sabihin ng ine-emphasize dito is, daughter. Hindi naman siguro ibig sabihin eh, batang maliit yun. 12 years na lang dinudugo. Siguro baka mas matanda pa kay Lord yun eh. Pero hindi ibig sabihin ng daughter eh, mas bata ka sa akin. Kundi, you are a child of God. That you have a Father in heaven. That you should not feel alone, ever. Because you are a daughter of the Father who is in heaven. You are God's child. So, when you're a daughter, pwede rin ina-emphasize ni Lord, your faith has healed you. Kasi baka akala nung babae yung laylayan ng damit ang nagpagaling. Sabi niya siguro, pag nilaban yung baruan niya na yun, nanakawin ko. Isusuot ko na sa akin, hindi ko lang hihipuin. O kaya ikukwadro ko. O kaya lalagyan ko ng mga kandila at mga bulaklak ang baro na ito. Ipaparada ko ang mga baro na ito. Kasi ganoon ang mga tao eh. Akala nila ang nagpapagaling yung tubig, yung bato, yung dahon, yung nalaglag na mga petals.
o yung mga kung ano-ano. Kaya sabi ni Lord, your faith has healed you. Kaysa magkaroon ka pa ng superstition na akala mo yung baro, yung tela ang nagpapagaling. Yung pananampalataya mo, yung paghipo mo lang na yon naging symbol, naging outward expression of your inward faith. But without the inward faith, kahit pilipitin mo pa yung baro, walang mangyayari sa'yo. Kasi nakita nyo, ang dami mga tao, halos napipi ang Panginoon sa dami ng nagka-crushing around Him, pero wala namang gumaling. So touch, clothes, don't heal. It is the faith behind it. A faith that even if you don't touch it, you will still get healed. Nakita nyo yung isang centurion, lumapit sa Panginoon, mayroon po akong katulong, may sakit, sabi niya ni Lord, oh sige, halika sa bahay nyo, huwag na po. Kung sasabihin nyo lang, iuutos nyo lang, gagaling naman, kaya di kayo tumuloy doon. Sabi niya, Lord, grabe yung faith ito. Oh sige. At nung umuwi yung centurion, tinanong niya kung anong oras gumaling, dahil gumaling nga, nung oras na nag-usap sila ng Panginoon. Wala nang hipo-hipo yun. Although, of course, if you like to think it that way, meron ding touch. It was a spiritual connection through the centurion who spoke on behalf of the sick person. So, meron ding naging connection. But a spiritual one, not physical. So, huwag po tayo kahit kailanman na nagiging superstitious. That we begin to rely on things. You know, I feel safe. Bakit? Kasi dito sa bewang ko, nakita mo itong parang maliit na una na ito, mga buto-buto sa loob. Yan, ang aking bertud. Alam mo, hindi ako malalapit ng espiritu dahil, oy, meron ako ditong kwintas. Humaharap nga si Satanas sa Diyos. Bakit matatakot sa kwintas? O busan-busan ako ng mga tubig-tubig dito para ako maging holy. Tubig lang yun eh. Metal lang yun. Gamit lang yan. It is not these things that heal. Kaya sabi ni Lord, daughter, your faith has healed you. Mabuti na. Kasi aalis na yung babae. Halos sabihin nyo, ay, alika, balik. Bago mo isipin na nakakapagpagaling ang damit, mag-usap muna tayo. Kaya sabi ni Lord, your faith has healed you. Tapos sabi pa ni Lord, go in peace. Loaded. Bakit peace? Kasi kung yung babae, umuwi na lang nang hindi sila nagkausap ng Panginoon, baka sa niyan ako, baka mabawi itong blessing na to, baka mawala uli, baka duguin na naman ako. Or, nakakagilty yata, parang ninakawang ko ang Diyos ng kapangyarihan. Hindi siya magkaka-peace. Kaya sabi niya, mabuti pa mag-usap tayo, isettle natin to, at matapos yon, you can go in peace. Sabi niya, your faith has healed you. Past tense, ibig sabihin din na yung babalik, galing ka na. So, pwede ka na magkaroon ng kapayapaan, matulog ka na lang mahimbing. At by the way, baka sakaling matempt ka pa mag-guilty na ninakawan mo ako, okay na lang yun. Sinasabi ko sa'yo, okay lang, magkaroon ka na ng peace. Go in peace. So the Lord gave His blessing. Yun ang importanteng bagay na na-accomplish when we have a dignified exercise of faith. Sinasabi natin dignified yung hindi panakaw, hindi palihim, honorable, declared to all, walang dapat itago. Then we can have peace. The Lord is glorified. The name of God is lifted up. So the Lord sealed the healing. And the Lord granted and assured peace. Peace about the permanence of the healing. Peace about the way that the healing was received. And peace in the sense that you should never place your trust on a piece of cloth or anything because you will never have peace. Nakita niyo yung mga artifacts. Yung mga relics, kumisan nagnanakaw-nakawan. Dahil akala ng mga tao, ito yung magpapagaling. So, ninanakaw nila, agawan ang agawan. Paano nagkaroon ng peace? Gulo pa ang dinala nung artifact na yun. According to studies, pag inipon ninyo ang lahat ng mga relikaryo, alam niyo yung mga kwintas na merong sa loob, eh, parang maliit na lalagyan at merong kung anong nakalagay sa loob noon, mga relikaryo, relics ang laman, pag daw inipon ang lahat ng mga relikaryo na nagsasabing, this is a piece of the cross of Christ, eh makakabuo na kayo ng 10 gubat sa dami ng cross na mabubuo, sa dami ng tao na niniwala na yung kwintas nila may kaprasong kahoy ng cross ni Kristo. O ito ang buhok ni ganong religious person. Pag inipon mo, daig mo pang Mount Everest na buhok sa dami. Kasi ang daming fake na relics. Dahil ang mga tao, superstitious about relics. At ang relics ay malaking negosyo.
Kasi siyempre, binibili ng mga tao. Pag binasa niyo yung No Limit Angere, si Maria Clara, binigyan ni Kapitan Tiago ng relikaryo, kwintas, meron na naman doon sa loob na kahoy galing sa krus ni Kristo. Kumisa naman kahoy mula sa bangka ni San Pedro. Saan nila kinuha yung bangka? At pati yung krus ni Kristo, ang dami namang naniniwala, samantala ang mga Hudyo, ang mga krus ay sinusunog nila oras na inalis yung katawan ng yung bangkay. So paano yun magsusurvive para makuha mo yung kahoy? Ang dami-daming naniniwala sa ganyan. Suot ng kung ano-ano. Mga dito sa kamay, mga pulseras, mga dito sa bahay. Saan nilalagay? Do you know that that's idolatry? Because you place your trust in something and not in the Lord. So may kapalit ang Diyos. Kaya sabi ni Lord, your faith has healed you. Huwag mo kahit kailang pagkamalian na mayroong magic ang tela. What are the other things that we can glean from this short but very, very meaningful story? First, that the crowds do not always benefit from the Lord's presence or ministration. Pangako ni Lord, when two or three are gathered in my name, I am there in the midst of them. But question is, does everyone benefit? Bakit may umaaten ng church, umaaten ng mga spiritual activities, uuwi, ganun pa rin, wala naman nangyari. Hindi rin na-heal physically, or hindi rin na-heal spiritually, or emotionally, yun pa rin. Kasi may mga crowds lang naman eh. Tulad ng crowd na ganun, nagkakagulo. Sa interest nila sa Panginoon, halos mapisa ang Panginoon sa kanilang pagsisiksikan. Pero wala namang power na lumabas kay Lord. Ibig sabihin, walang nakadikit sa kanya na tunay na nananampalataya, kaya hindi sila nakakuha ng power na yon. It is our faith in the Lord that enables us to draw power from Him. May mga tao who are so near and yet so far. Nandyan lang, pero tulog. Malay nyo, katabi nyo ngayon. Nandyan, pero tulog. So, wala rin yun. Crowd lang yun. Hindi yun nakaka-benefit. Only those with faith and only those with clear objectives. Only those who touch in faith will be healed. Pag pumupunta tayo sa church, may objective ka. Meron ako ugali na gusto ko i-surrender kay Lord. Meron akong katangian na gusto ko maging akin. Meron akong ilalapit na kasalanan na isusuko. Meron akong kalakasan na nais tanggapin. Meron akong comfort na kailangan sa Panginoon or kailangan ko, Lord, paluin niyo po ako. Pag paluin niyo po ako, sampalin niyo ako. Pak, 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 pak. Thank you, Lord. Kasi kailangan ko magising dahil nawawala ako sa sarili. Kailangan meron kayong goal sa paglapit. Hindi basta nandun lang present. Kasi kahit ganun ang gawin nyo, present kayo ng present, kulang din yung blessing. O wala. Ganun yung mga asawang napilitan lang, sinamahan lang yung asawa. No? O pinilit lang ng nanay. Kailangan sumama kayo sa amin. Sige, sama. Pero text ang text sa loob ng bag. Walang nangyayari. Tunan nga yung crowd. Ando na sila. I believe a lot of those people were sick as well. Pero isa lang ang gumaling. Kasi isa lang ang lumapit na tunay na naghahanap. Isa lang yung lumapit na gumawa ng paraan. Isa lang yung may pananampalataya. Those who are touched and those who are healed are to humble themselves, acknowledge God, and glorify God. Hindi pwede yung secret recipients. Karapat-dapat naman talagang bigyan ng papuri ang Panginoon. The Lord deserves glory. And the Lord deserves our praises. Kaya hindi dapat tayo kuripot sa pagpuri sa Panginoon. What else do we learn here? That Jesus is power. Sabi niya, power has gone out of me. Para pala siyang outlet. May plug ka, pag sinaksak mong gano'n, nagkaka-power ka. At walang kontador. No? Libre. Kaya ang sarap. Kaya iba ang dilim-dilim, ba't ayaw kang umilaw? Eh, eto naman yung plug. Ayaw kasi i-plug in. O bakit ayaw umandar tong makinarya na to? Eh, kasi hindi nakasaksak. Gano'ng karaming potential natin ang hindi nade-develop kasi hindi tayo naka-plug into the Lord's power. Gano'ng karaming healing ang dapat natatanggap natin, hindi natin natatanggap. Especially emotional healing, spiritual healing. Kasi ayaw nating tanggapin yung power. Gano'ng kabilis dapat ang operation natin kung meron tayong power. Pero ang bagal-bagal because we're relying only on ourselves. Jesus is
All power comes from Him. Kaya physical power, kaya emotional power, kaya spiritual power, all good things come from above. So what can we say? And what is a simple lesson of this message? Connect to Jesus. No matter what connection means in your personal context. But you can connect to the Lord through prayer. You know, one of the nicest things about prayer is that you connect. Kahit pa ang sabi sa'yo ni Lord, no. Lord, gusto ko nito, no. Lord, bigyan niyo po ako nito, no. Biruin niyo, nag-uusap kayo ng Diyos, yun pa lang, accomplishment na. Kasi, kahit ang no na galing sa Diyos, blessing pa rin. Ang mahalaga, mayroong communication, nag-uusap kayo. Then, nalalaman natin yung mga ayaw pala niya sa atin, yung hindi niya gusto mangyari, mga no. We get to know Him better. Hindi lang yung yes answer ang blessing. A no answer is a blessing as well. There are times when it's even better than a yes. When giving us a yes could mean our own destruction. Nakikipag-usap ka? Kahit sa mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, pag nag-uusap, may pag-asa pa ang relasyon. Kahit na, pagkinto natanong mo, ang lang sagot, no. Gusto mo kape? No. Gusto mo sumama sa akin? No. Pero at least may usapan. Kesa wala. So yung nananalangin tayo, nananalangin ka pa lang, kumukonek ka pa lang sa Diyos, blessing na. Dahil yung no answer niya is also a blessing. Pray all the time. Develop a very strong prayer life. Because prayer connects you to God. Prayer enables you to draw from God. Prayer makes you converse with God. And God promised to always answer prayer. So that when you are praying, there is actually a conversation happening. Sensitive lang tayo dapat kung paano sumagot at kung ano yung sagot. How else can we connect to Jesus? Through the Word, through the Bible. When we understand the idea, we connect intellectually, we connect spiritually to God. It's the best way to connect. To connect in the mind. Kaya di ba po may mga tao nagkakaintindihan sila sa isip nila kahit walang verbal communication. Nagkakaintindihan. Ang lalim ng understanding because it's a deeper form of connection. So when you read the Word of God, when you hear the Word of God, when you memorize the Word of God, when you sing the Word of God, when it is sung to you, and you understand it, and you live by it, you connect to power. Kaya po yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, at serious tungkol sa pag-aaral, nagbabagong buhay. Magtataka ka, ba't nagbago to? Nasira na lahat ang mga scientist at psychiatrist dito. No? Nabigo ang lahat ng mga gustong magbira ng influence. Pero, Bible study, nagbago to. Because there is power in the Word of God. Baka naman maging superstitious na naman ang iba, yung Bible na naman ngayon ang unan-unan. May mga nababalitaan ako, unan-unan yung Bible, so kung kakastiff na ka dyan, na yung Bible ay hindi madala sa banyo. Naku, holy. Hindi yan holy. Papel lang yan eh. Tinta lang yan. Karton lang yung cover niyan. Hindi yan holy. Alam mo kung anong holy? Yung diwa, yung ideya na ikinoconvey ng mga words na nandiyan sa tinta. Yan, hindi yan holy. Papel yan. There's no such thing as holy thing. Only God is holy. So hindi rin tayo dapat superstitious about the Bible. Yung iba kahit ang bigat-bigat, bigat naman ang bagong mo, may dala ka bang microwave? Bible yan. I feel safe eh, pagdala ko. Ha? Well, sa bagay, kung binaril ka, tipin ng ganun, tumigil yung bala sa kanya, sa kapalan, pwede. O ipinampukpuk mo sa nagnanakaw sa'yo. Pero dahil dala-dala mo siya, you feel safe. Superstition yan, ha? What makes you safe is the idea in that Bible that you understand and live by, not the piece of paper. Dapat tayo mga Kristiyano, free from all of this garbage. Not the Bible is the garbage, but thinking that something is sacred, that the mere presence of the thing near you makes you safe. Para kang si Linus dun sa cartoon, lagi siyang may dalang blanket. Pag meron siyang blanket, feeling safe. Lagi kang merong security blanket na dala-dala. Our security is the Holy Spirit who lives in our hearts. Kaya may dala ka, kaya wala. Nandun yun sa'yo, you feel secure.
But let's go back to the heart of the story, and that's where I want to end today. Could you be this bleeding woman? Sabi ng mga kalalakihan, ba, hindi, lalaki naman ako. Sabi ng mga hindi, hindi ako. But the beauty about Bible stories is that they are true and they are particular, but they are also symbols of universal truths. And once you are able to lift them up from their particular state to become universal, then you can reparticularize them to your context and in your life. So, following that line of thinking, you and I are this bleeding woman. What bleeding could you be suffering from? Meron ba tayong sinasuffer na bleeding? Physical? Emotional? Spiritual? Maybe financial? Material? 12 years na kayong broke? 12 years nang walang-wala? 12 years na hirap na hirap? Maybe the bleeding is because nawawalan kayo ng asawa. 12 years yun ang hinahanap. Maybe 12 years na tayong nagtatangka magtagumpay, bigo ng bigo. We are bleeders. We are bleeding. Do you know why you're here today? Because you are bleeding. I'm here today because I'm bleeding. I'm here today because I want to touch the Lord. And I pray that that is your desire too. Marami tayong wounds. Iba-ibang korte, iba-ibang lalim, pare-pareho lang wounds. And the Lord is the healer. Not the Lord's clothes, but our faith in the Lord. You know why the Lord wanted you to be here today? Because He likes to heal you. No one who comes face to face with the Lord remains the same. Let's bow and think about that. Let's close our eyes and be with the Lord. We may be on self-denial. You might think, I'm not bleeding, I'm okay. Think again. Do you have a perfect life? Do you have everything you want, you need? Is everybody nice to you? Is everyone you love loving you back? You are bleeding. We have frustrations. Sometimes we have anger in our hearts. Sometimes we have fears. We have worries. We have illnesses, physically. We bleed. Lumapit tayo sa Panginoon. Spiritually, physically, you cannot touch Him now. But He says, when two or three are gathered in My name, I am there in the midst of them. And He says, come to Me, all of you who are tired and heavy laden. I'll give you rest. It is pointless and foolish to keep on carrying your burden when the Lord of Lords, when Jesus Christ says, give Me your burden. Ano po ba ang burden ninyo? Ano bang inaalala nyo? Ano bang kinakatakot nyo? Touch the Lord now because He is available. Look for Him when He can still be found. And He promised, I will never leave you. I will never forsake you. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. The same Jesus. Where power came from is our Jesus today. So church, brothers and sisters, whatever your bleeding is, ilapit niyo sa Panginoon ngayon. In faith, He will never frustrate you. He promised to answer prayer of faith. In faith, let's approach the Lord individually, silently. Dear Lord, we thank You that You are a healer. We thank You that You are good. And we thank You that we are closer to You now than that bleeding woman who might have traveled far to get to You, Lord Jesus. But now, You're just a prayer away. It's actually easier now than before. You are in our heart. Salamat sa pagpapaalala nyo
that our faith heals. Correct faith with a correct object, and that's you, Lord Jesus, in a correct way, heal us. So, Panginoon, we're praying for healing right now. Be it physical, emotional, spiritual, social healing, relationships that bleed, attitudes that bleed, hearts full of sorrow or pain or aches or fears. While heads are bowed, I like to pray for people who would like to say to the Lord, Lord, like that woman, I like to touch you now, and I like to receive your healing. Stand up, those who like to be prayed for. We're going to pray. The Lord is here. He promised that. You've got to do something. The woman traveled. The woman went to the Lord. Here we just stand to say to the Lord, Lord, I'm standing up to you. I believe in you. Panginoon, you're so wonderful. You never run out of surprises. Ang pananalangin namin, ang pagsamba, ang pagkikita-kita, punong-puno ng mga sorpresa galing sa iyo. And now here you are, surprising us with your healing presence. You caused us to be here. You enabled us to be here because you want to heal us. Panginoon, ang pagtayo po ng mga kapatiran, isang maliit na gawa ng aming katawan, pero isang malaking pagpapahayag. It's a physical gesture, but it speaks of what's inside our hearts. That, Father, we believe in you, and we trust you, and we love you. And we ask you, Lord Jesus, let your power be ours. Heal, O God. Heal your children right now. Brothers and sisters, according to your faith, receive from the Lord. Lift up your hands to the Lord and receive blessings. Declare your faith in the Lord. And as you believe in the Lord Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, may you be healed. Father, we thank you. We praise you. We honor you. In Jesus' mighty name.